Araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? So, pasensya na po kayo at ngayon lang po tayo uli nakagawa ng vlog. Kasi nga po nagkasakit tayo ng more than 2 weeks. At yung last episode pa natin ay yung last July 8 pa na gumawa tayo ng vlog live regarding sa AAC. At pagkatapos naman po nun ay nagkasunod-sunod po yung ating mga meetings para doon sa ating mga future projects. Yung hindi ka na makapag-breakfast kasi nga kailangan mong tapusin yung dalawa mong meeting. So again mga tol, humingi po tayo ng pasensya kasi hindi po tayo agad nakapag-upload. Anyway, kung bago ko pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe, comment down below, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Ako nga po pala si Engineer Ronald Tolentino, isa po akong licensed civil engineer at contractor rin. So ngayon mga tol, pag-uusapan natin kung paano ba maglagay or mag-install ng bubong para dito sa ating bagong bahay, bagong project natin. Ang uunahin natin ay ang paglalagay ng asintada sa taas para sa tamang klebe at lugar ng daloy ng tubig para sa bubong natin. Ang susunod naman ay ang paglalagay ng suporta o trusses para sa pagkakabitan ng mga bubong. Kung may mapapansin nyo na mayroon tayong trusses na nasa labas ng istruktura, ito yung magsisilbing kapitan ng ating mga siparlin. Matibay ang trusses na ito para magdala ng bigat ng mga parlina at bubong natin. Dito, nagsisimula na siya mag-welding ng ating mga siparlin na may pagitan ng 60 cm or 2 feet center to center na standard na pagitan ng residential building. Pagkatapos naman ito, ikakabit naman natin ang malaking 2x4 na siparlin paikot ng bahay. Sasapak na ito doon sa wine-welding nating siparlin na 2x3. Itong 2x4 na siparlin ang pagkakapitan natin ng senepa. So ano nga ba ang senepa? Ang senepa ay ginagamit para ma-highlight ang disenyo ng ating bubong at ito ay magsisilbing backing o likod ng ating mga gutter. At dito rin kinakabit ang ating mga end flashing. Dito makikita nyo na naka-welding na ang mga siparlin sa ating trusses at nilalagyan natin ito ng kapirasong angle bar na hindi lalagpas sa taas ng siparlin natin. At itong angle bar nito ang magsisilbing pampatigas ng ating mga parlina. Gumagamit din tayo ng mga angle bar para makadagdag ng tibay kung ang pagitan ng ating trusses ay 3 metro. Layunin ito na gawing matibay ang ating mga parlina at mabawasan ang paggalaw nito. Ang tawag naman dito ay rafters kung saan dito ikinakabit ang senepa. May dalawa tayong senepa na mabibili sa ating suking hardware stores. Meron tayong wood at hardy senepa. Ang hardy senepa ay ang komposisyon nito ay ang cellulose fiber, semento, tubig at buhangin. At nilagyan pa ito ng ibang additives para gawin itong mas matibay at maiwasan ang maintenance at pag-repair nito. Medyo mura ito kumpara sa kahoy. Oops! Saglit lang mga tol. Gusto lang po sana namin magpasalamat dahil sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating channel, The House of Construction. Kasi nga po, road to 50,000 subscriber na po tayo. Again, maraming pong salamat at God bless sa inyong lahat. So ito na ang bubong natin. So ang ginamit natin dito na klase ng bubong ay tinatawag na metal roofing long span. Ang haba nito ay 9.7 meters at ang ginamit nating kapal nito ay 0.5 millimeter na mas makapal kesa sa karaniwan na 0.4 millimeter. Bali ito ay by order o special cut kasi wala kang mabibili nito sa ordinaryong hardware dahil typical na binebenta lang nila ay 3 to 4 meters lamang ang haba. Sa pag-aakyat ng ating mga yero ay ginagamitan natin ito ng manual lifting or manumanong pag-aakyat ng ating metal roofing. Dito gumagamit tayo ng mga lubid na panghila pataas kung saan itinatali ito sa ating yero at isang lubid naman sa ilalim bilang guide para dito mag-slide pa-aakyat ang ating tinaliang yero. May dalawang tao din tayo sa taas na humihila sa yero at may dalawang tao rin tayo sa baba na may kapit ng lubid na nagsisilbing guide. Subali, inuuna nating iakyat ang mga yero para meron silang lagayan ng gamit at working area para maginhawa ang kilos nila sa paglalagay ng gutter. Sa paggawa ng gutter, sa baba pa lamang ay inihahanda na nila ang mga dulo ng gutter. Dito ay gumagamit sila ng hand drill, drill bit, riveter at blind rivets
Itong gutter na ito ay pinabebend pa natin sa labas, ikangay customized. Hindi ito mabibili sa ibang hardware stores kung saan manipis lamang ang meron sila. At limited ang mga sukat nito na karaniwan lamang ay 4 inches by 4 inches na para lang sa maliliit na bubong lamang at ang kapal nito ay 0.5 mm din. Matapos nating ma-lock ang mga dulo ng gutter, ay nilalagyan natin ito ng sealant. Mas mainam na lagyan ito ng sealant sa baba pa lamang kaysa kapag tayo ay nasa taas na. May mga handy tools pa rin tayong kailangan sa paggawa ng gutter. Dito kailangan natin ng gunting sayero, lice, metro, eskwala, at minsan yung clamp kung kulang tayo sa tao. At kailangan din natin dito ng screw bit kung maglalagay tayo ng black screw sa mga sanepa. At text screw naman. Text screw adapter sa paglalagay ng gutter dun sa likod ng ating sanepa. Sa paglalagay ng gutter ay gumagamit tayo ng mga text screw na ikakabit natin sa likod ng ating rafter. Sa pagduduktong ng gutter, mas mainam na ginagawa ito sa taas para matansya kung saan ang tamang daloy ng tubig. Pag minsan may konting bali ito sa gitna para dumaloy ang tubig sa magkabilang dulo kung saan naroroon ang butas ng gutter at doon din nakaabang ang ating tubo para sa ating tubig ulan papunta sa ating drain pipes. Bakit nga ba may konting bali sa gitna? Ang purpose nito ay para maiwasan magpondo ang tubig sa gitna ng gutter at para hindi agad ito mabulok. Ang mga hukbungan nito ay nilalagyan din ng sealant. Sa insulation, ang ginagamit natin ay ang double-sided aluminum foil insulation na may kapal na 6mm. Bago natin ilatag ang insulation sa ibabaw ng mga parlina, ay nilalagyan muna natin ito ng bag B. Ang mga ibabaw ng parlina para hindi gumalaw at maalis sa pwesto ang ating insulation. Ang ibang paraan ay ang paglalagay ng alambre sa pagitan ng mga parlina bilang pagsalo sa ating insulation. Kung sakaling lumabis naman yung insulation doon sa may gutter, ito ay pinuputulan na lang natin. Nilalagay naman natin ang bubong sa ibabaw ng insulation at ang mga bubong na ito ay may overlapping na isang lapad ng rib. So pakalatag natin ng yero, ilalak natin ito sa gilid ng text screw. Gumagamit tayo dito ng text screw na at least 2 inches. And then pag okay na lahat, saka natin ito ipu-pull screw. So after natin maglatag ng bubong, ganito makikita nyo sa ilalim. So makikita nyo mga insulation habang wala pang kisame. Sa pagtatapos ng paglalagay ng ating mga bubong, ang isusunod naman natin dito ay ang paglalagay ng mga end flashing. So malaking bahagi ang ginagampanan nito para sa paglalagay ng end flashing kasi ito nga ang nagtatakip doon sa ating bubong at sa gilid ng fascia. Kasi kung merong malakas na hangin or malakas na ulan, ito ang magkokontrol para hindi matuklap ang ating bubong. At ito rin mga end flashing ang magsisilbing takip or panangga para hindi pumasok ang tubig ulan doon sa ating mga kisame. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. At sana may natutunan kayo sa video nito. At I hope na nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod na video natin, ha!